13 to 17. Nawatid nga tumakdar tayo. Kat makipagbasa kayo kanyang babaan ka na iti matmatayo. Iti chapters 4, iti verses 13 to 17, iti libro, iti James. As to iti mabasa, look here, you who say today or tomorrow, we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. What you ought to see is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Otherwise, you are boasting about your own pretensions, plans, and all such boasting is evil. Remember, it is sin to know what you ought to do and then not to do. Diyan, Ilocano ko, Ilocano ko na nakati. Makaam mo, nga garamin iti na imbag, kat saan na nga aramidin, basol, ken, kuha na. Isu nga nga mo tayo nga aramidin iti na imbag, kat ignorin tayo saan tayo nga aramidin, basol, iti sangwanan niya po Diyos. Manakabalin, kinindaklan unay nga Diyos, apo iti da iti nga oras, till down, at tuyin apo nga dagiti sa om, na ibasa din nagtitingaan, tunggal may sa kada kami. Bigbigok apo ti kinasya sinukin ka. Limitasyon, ti mabalin kong aramidin apo Diyos. Ngam yes. Sikati Diyos, kung apagtaltal ka. Yes. Sikati Diyos, nung atalgad ko apo Diyos. Nga noan yaman ti pagayatam apo, isot marami iti da iti nga gundaw. Dawatak nga ordapo ti pamindisyon mo kada gito'y nga sasaong. Tapnon da gito'y nga saong madaka di nga maawatan mi. At daka di apo nga maimula kada giti biag mi. Maimula kada giti puso mi apo. Kada gito'y nga saong magbalin ka ding inspirasyon tunggal maysa. Asag patuloy kami nga agserbi ken mamati ken kaapo Dios. Sikatit makikadda makikatugaw ti presensya bisat makikadda kada kami apo. Kabayatan nga denggen mi dagiti saom. Kati kinawatan ti panagikinawatan madda kaditi nagtitengaan mi ama na santuan. Luktam ti espirituan nga lapayag mi apo. Isu nga mangdengag kadagitoy nga sasaom. Makikadda ka ket agtrabaho ka. Agtimog ka ket agsao ka o Dios. Kabayatan nga ng denggen mi dagiti saom apo ti da itoy nga gundaway. O apo sikati maidayo kin maitanog. Bendisyon namkin pulutam dagiti nga saom apo Dios. Itinaga ni Jesus tinawat ko amin dagitoy. Amen. Mabalin tayo ti agtugaw kakabsat. Takton ti Paolo ti pakisarita kada kayo ti da itoy nga aldaw. God's plan is the best plan. Amen. Amen. Gore ko minuma. God's plan is the best plan. The Apostle James addressed this his letter to the Jewish believer. No anya girason no apay nga in address ni Apostle James dito nga surat na kadagiti Jewish believer to the purpose is to encourage them lalo na sa mga nakakaranas ng kahirapan at pagsubok sa kanilang pananampalataya. Number two, to correct their erroneous ideas about the nature of saving faith. And the third one is to exhort and instruct the readers about the practical outworkings of their faith and righteous living in good deeds. So, sa passage na binasa natin, kakabsat, ni Apostle James, corrected, kinurik na dagiti Hudyo, ta agpaplano da, nga mapanda iti may sa nga lugar, kat agnegosyo da, kat agpaadu da iti kuwarta. Ngam tinakaladladingit dito'y kakabsat, agpaplano da iti may sa nga banag without consulting God. Nga sanda nga ikon-consult ki ni Apo Diyos, no da jay ba nga paplanuan da, kat isumatiplano ni Apo Diyos kadakwada. No da jay ba nga paplanuan da nga agpabaknang, kat isumatikayat ni Apo Diyos nga ramidin da. Sa katunangan itibiyang tayo nga tattao, nalaing tayo nga agplano, di ngamin. At dapat nagitilistaan tayo, sinot mga aramid tayo, aglis-lista ti plano na. Nagadumarami tayong plano sa ating buhay at ganun din sa ating pamilya. At sa dami ng plano natin na nakalista, ni minsan ba ti
itinanong mo ang iyong sarili, ano ba ang plano ng Diyos sa akin? That is a question. Iti na minsan ba kakabsat ko dinamag mo iti bukod mo nga bagi? Apo Diyos, anya ba iti planom iti biyag ko? Sinot ng gamagan kinya po Diyos? Amen. Amen. Apo Diyos, anya ba iti planom iti biyag ko? Amoy ni Goliath. Si Goliath, ang plano niya nga nagawin kay David nung humarap sa kanya, tirisin niya ito. Diba sabi ni Goliath? Ang plano ni Goliath na gawin kay David is tirisin niya ito tapos ipakain niya sa mga ibon. Pero may mas magandang plano ang Diyos sa buhay ni David that time. Dahil ang plano ng Diyos ay hindi ganon. Kundi si Goliath ang ipinakain ni David sa ibon at sa mga wild animals, at yun ang plano ng Panginoon. Sina Peter nung nagdamag, hindi nga nagkalap kakabsat. Awan itinaalada, di nga men. Awan tinaalada nga uray maysa nga ikan. Kati plano da, isad ding dapay ti agkalap. Taintun sumarunuman yung sada agkalap, bareng nga adan iti maalada. Pero hindi ganon ang plano ng Diyos sa kanila that night. Amen? Hindi ganon ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa kanilang mga plano. Kaya sabi ng Panginoon, ipatengayo dahil taikat yo, kot agkalap kayo manen, kot iplano da, kot agsarding dan, di ba? Ag iplano dan nga agsarding nga agkalap. Ngam niya po Jesus kunana, ipatengayo dahil taikat yo, kot agkalap kayo manen. And dito natin makita, and because they obeyed Jesus, nakita da, and they witnessed the great plan of God to them that night. Iso nga iti pa nagtulnog da kakabsat, nakita da da jidakkel, nga plano ni Apo Diyos kanakwada iti da itang arabi. Katlaglagipan tayo kakabsat, nga awan pa iti na wala pang nabigo na plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Wala pang nabigo na plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko at sa buhay nating lahat. In the book of Judges, ito na yung sinasabi ko nung last day na naumpisahan na ito nung last Sunday. In the book of Judges sa chapter 6, the story of Gideon, dito natin makita at mapatunayan that God's plan is different to man's plan. Yeah? Nagsabali da jay plano ni Apo Diyos, kinjay plano ti tao. But alam ko na alam nyo na Gideon is the son of Joas from the tribe of Manasseh. Amen? And one time, the angel of the Lord appeared to him. Natratan na ito nung last Sunday, but I just want to repeat. Tap nung nagihan niya makamamukin Gideon, kat makamamu yun. Di ba? Sinutan niya makamamukin ni Gideon. Kaya amu ko na kayo ni Gideon, nakahan niyo pa yung amu. Amen? Iti na minsan nga gundaway nagparang ti anghel ni Apo Diyos kini Gideon habang iso nakalumang nga agsaksaksak iti trigo. Anya tirasun apay nga nakalumang. Agsipod nga mintap nun saan nga makita dagiti Midianites. Nga minta nung makita dagiti Midianites, mabalin nga alaan da dito trabaho na di saksaksakin na nga trigo or dadaulan da, di ba? Or dadaulan da. Amuto yung when the Israelites did evil in the eyes of God, the Lord gave them into the hands of Midianites. Yeah? E di na nagaramid da iti dakos iti sangwanan ni Apo Diyos. Amoy tamot hindi pa mati ti Israel. Let's get on and off. Di ba? Mapandagin ni Apo Diyos. Into no rimang ay da. Agtalikod damanin niya. Agdayaw damanin ka digiti yung idols. Di ba? Ganon takas jakas jay ti pa nagserve digiti Israelites. Iso nga hindi nga narami da iti dakos iti sangwanan ti Apo. Inyawat ni Apo Diyos ida kadagiti ima iti Midians. Inyawat ni Apo Diyos ida kadagiti ima ti Midians ket nagbalinda nga tagabo dagiti Midianites iti lasod ti manung atawen. Ay hanyo nga ni Gideon nga raw. Iti lasod ti pitunga tawen. Nagbalinda nga adipon dagiti Midianites iti lasod ti pitunga
tawan. Kat e din nga mariknada itirigat, talaga nga tanah nga medyo marigatan dan, kakaasi da pimanin nga glimlimang, or ta amin na nagitimulmula da gaming kat alaon, da daulon nagitimidians, awanan ti ma, masagsagrap da kakabsat. Kat e din nga nariknadan itirigat, they cry out to God. Imasog dan kini Apo Dios. Isuma, that's why the Lord sent His angels to Gideon para sabihin na siya ang gamitin ng Panginoon para mailigtas ang mga Israelites sa kamay ng mga Midianites. Amen? The angel said to Gideon, the Lord is with you, mighty warrior. Dahit tayo tikablaaw, dahit yung anghel kin ni Gideon. Ngayon dahito yung Gideon, hindi sumung, bakit atapay lapasugnod na? Agpasugnod pa lang yung sumbat, nakakabsat ko na ni Gideon. If the Lord is with us, bakit nangyayari sa amin ito? Where are all His wonders that our fathers told us about? Diba He brought us out of Egypt, but now He abandoned us and put us into the hand of Midian. Nagpasugnod ni Gideon yung simungbat, iti anghel ni Apo Diyos. But the Lord said to Gideon, go in your strength. Go in the strength you have. Mapan ka iti pigsangat daken ka. Kat isalakan mo ti Israel. Manipod iti ima dagiti Midianites. Yeah? Iti namin again kuna ni Gideon, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my family. Agrasul manen. Ano, anak, kas diba tayo kiniapo Diyos kakabsat? Nung kuna niapo Diyos nga mapan ka ag-evangelize, anya tisumbat tayo? Katuhan ko, amo ka diba tisumbat tayo? Napudot. Napudot. Kas lakas to iti, kwa ni Gideon, ta imbes nga, daaw, agtunog kiniapo Diyos, ado digiti, rason na ado digiti, question na kini, Apo Diyos, ngam ko na ni Apo Diyos kenkwana, I will be with you and you strike down all the Midianites together. Mm-hmm. Yeah? Napintas ti kinuna ni Apo Diyos nga adda makipagadaat kenka kat dadaalam abakam dagiti Midianites. At para mapatunayan ni Gideon, amo dagdang, tapno na mapaniknikan ni Gideon nga dadi nakasaunak at pudnungan ni Apo Diyos. Nagdrama manen. Aguray ka pa'y ngarod ko na nadya ang aguray ka pa'y ngarod ay nakmangala ti kasoy. So napanangala ti karniken? Ano dyan may sangay nalang na? Unleavened bread. Nadya ay awan ti baking na nga. Tinapay kakabsat. Kaya't inkargana ay tirabaw ti bato. Kaya't hindi nga yung sagay di dyan ang hell ni Apo Diyos di dyan sa rukod na kinanti apoy. Dyan karniken na dyan tinapay. So, dyan nga napaniknikan ni Gideon, nga na dyan nakausap na dyan nakasango na kat iso ti anghel ni Jehovah. Kat hindi nga napaniknikan ng kunana, ah, sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face. Hmm? So, ang unang ginawa ni Gideon as God commanded to him is he cut down all the image of Baal in Asherah. Nga dinadal na amin dagiti bulto ni Baal, kin ni bulto ni Asherah. Ta iso dayatati, may sanga nagpungtutan ni Apo Diyos sa dagiti Israel, kat nagdayaw na kin ni Baal, kin ni Asherah kakabsat. Kat iso dayatati, imuna nga inaramid ni Gideon, dinadal na amin dagiti, dagito'y nga images. And for the second time, dimawat man yan ni Gideon, iti pagilasinan, nupudno nga isuna, ti aramato ni Apo Diyos, nga mangispal, kadagiti, Midianites, diyan basa ni Pastor Raymi Dilasan, DJ Judges 6:37, look, I will place a wall flesh on the threshing floor. If there is only dew on the flesh and all the ground is dry, then I will know that you will save Israel by my hand. Kat no, anya da diyan request nga signs ni Gideon, yun ang ginawa ng Diyos. Then another man ang request, binaliktad na laeng. Nga tikabaliktaran naman yung kat, make the flesh dry in the ground, mapumapunpuno iti
linaaw. Ket makita tayo nga dayta nga signs ket enaramid ni Apo Dios. So awanon ti rason ni Gideon nga agtukiyad iti plano ni Apo Dios ken kuana. So gagsipudon ta awanon ti rason ni Gideon inummongnan dagiti tattao kakabsat. Sa panahon ngayon mga kapatid, the way para makita natin ang signs ng Panginoon is to read his word. Amen. San tayo nga makita ti sinyalis ni Apo Dios iti biyag tayo? No, san tayo nga basahan ti? Sa una, nakaturo kayo? Nakaturo kayo? Nagdingdingi kayo? Iso dahito iti pakakita ti sense ni Apo Dios. Sa awan tayo ni Jepanawan, ti daan nga tulag. Nga no, ipakita ni Apo Dios iti sense, adat at umalibongbong tapok or asok. Awanan dagita nga signs kaya dagito'y nga panawan. Yung kadagito'y nga panawan. Tapnon makita tayo para makita natin ang signs ng Panginoon. Let's read the Word of God. Amen. Basahon tayo ti sa ni Apo Dios. So Gideon gathered people at makita natin dito at may man ilang tao ang na, dadyo na ornong ni Gideon iti dayta nga gundawan. Manunga ribo. Naibaga di Sunday? No? 32,000 ang kudkudak kakabsat. Han kayo nga nagdengag ini Sunday. Hindi inumang ni Apo Dios when Gideon gathered the people, may naipon na 32,000. Ang plano ni Gideon dito kakabsat, plano ni Gideon dito kakabsat, within 32,000 people, agmarchada nga mapanmanggubat kadagiti Midians. Dayta ti plano ni Gideon. Ngem, kunani Apo Dios. Oy Gideon, nagado dagiti tattao nga inurnong mo kunani Apo Dios. Isu nga kunani Apo Dios ket damagam kadagita nga tattao no sino ti agbutang ket paawidem. But imagine din agbutang nga pinaawi na 22,000. Agbutang na gayam kit apan na pa lang mo si Mali Sali kasi ano nga yan natin niya pagbubatang kaputbutbutang na iso na pa yun nga pasalsali nga aywanan na nagayahanin nga mabuting nga niya nakakatkatawa mo na gito eh mabuting dalaga rin na apan na pa lang. Iba ang plano ng Diyos sa plano ni Gideon. Sabi ko kanina na within 32,000 people kat agmarchada nga mapan ijay kampo ti Midians kat ijay na nga atagiyan gubatan dagiti Midians. Ngayon kunaktatay, saan nga kasjay ti plano ni Apo Dios? Isa nga napaawid na jay 22,000. So at na nabati nga mano? 10,000 nga nabati. Idi nga nakita ni Apo Dios si 10,000 po na pala ni Apo Dios. Uy, Gideon, adupin lang da kita. Te aramidam, isurot mo ida ijay karayan. Ipan mo ida ijay karayan. Kat ibagak na king kati aramidam. Ilasin mo da gijag pa rin to mga uminom. Ilasin mo da gijag uminom ka da giti da kulap da. So makita natin dito nga da gijag iminom nga nagparintumang is 970. Kada dyan nagtakuyo iti danom sa deiminom is 300. So nakita ni Apo Dios dyan nga gap iti bilang. So dyan pinagbati ni Apo Dios piman is 300. Yeah? 300 ang naiwan. Yung 970 na lumuhod na uminom ay pinauwi. So with this 300 people, sabi ng Diyos, the final words of God to Gideon that time, with these 300 people, I will save you and give the Midianites into your hands. Daytoy ti plano ni Apo Dios kini Gideon. Daytoy ti plano ni Apo Dios kini Gideon for them to defeat the Midianites. Nya? Yeah? Imagine ba, ribo-ribo ti Midians, tapos ti 300 nga people. So makita natin dito at sa bawat plano ng Diyos, kailangan po nating magpasako. Amen? Sa bawat plano ng Diyos, kailangan po nating mag-submit o magpasako. Huwag nating ipilit ang gusto natin. No, te plano ni Apo Dios kini Sister Glory kat agtugtog ti piano, han mo nga ipilit ti agitara.
as dyan lang diyan. So kung ano man ang plano ng bawat isang, we must to consult God, no, dahil nga plano tayo, kat iso matiplano ni Apo Diyos, kanya tayo kakabsat. Si David just only a shepherd boy, but God has a plan to him. Dakkante plano ni Apo Diyos kin ni David. Isu nga nagbalin nga ari. Kat iti kalaksidan nga nagbalin nga ari ni David, nagpasakop kin ni Apo Diyos. Do nga iti panagbalin nga ari ni David kakabsat, kat saan nga nalaka. Agsipot ta nagaduti kabusor na, nagadudig iti ginubat na. Ngamte makita tayo dito, nagsubmit si David sa plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Si Saul, ang plano niya ay usigin at papatayin ang lahat ng mananampalataya. Pero ang Panginoon ay mas mainam na plano sa buhay ni Saul. Sa Acts chapter 9 verse 15 and 16, "This man is chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." God's plan to Saul is to become a missionary and be an instrument of him. Isu nga da jay Saul nga nagani Saul nagbalin nga po. So nga nagba isu nga da jay nagani jay gadya ha makamamo nga nagani Paul ide idihan pa nga namati Saul. Di ba kakontap na naman amo nyo. Ngayon din nga nagbalin nga instrumento niya po Diyos, nagbalinan nga Paul, okay? So Gideon divided the 300 people into 3 groups. At sa dami ng kalaban nila, they are only 300. Tapos na-divide pa sila ng 3 grupo. So tagwa 100. So yung napakalawak na kampo ng mga Midianites, baka napalibutan na siguro pero baka metro. Dejay nagbaitan iti may sa kadakwada. So sa isip-isip nila siguro, iti kwa kasanudang abakan ti medyas nga ribo-ribo, iti bilang da nga 300. Tapos yung mga instrument pa nila, ano yung mga instrument, ay yung mga swords nila? Ano yung mga swords nila? Trumpet in jars. Dejay armas da ka trompeta, kina dejay banga nga nakargaan iti torch. Ijay uneg na kakabsat. Kaya no, panunutan tayo, kastanuda nga makilaban ngay. Kastanuda nga makilaban. Para sa tayo man nga imagine ang kakabsat. How we fight with so many soldiers with trumpet and jars with torch inside. Na? Diba? Ngayon ni Gideon na sursuro na tinagsubmit iti plano ni Apo Diyos. Nagpasakop si Gideon sa plano ng Diyos. So Gideon give them instructions according to the plan and instructions of God. So ako na ni Gideon, kapag ihipan ko ang aking trompeta, ihipan nyo rin ang inyong mga trompeta. Though in when Gideon blow his trumpet, the 3 groups followed him. So sabay-sabay nilang inihip ang kanilang trompeta at sabay-sabay din nilang binasag ang kanilang mga hawak na jars. So in they shouted, ano yung isinigaw nila? A sword for the Lord and for Gideon. Yeah? Sabay-sabay nilang inihip ang trompeta, sabay-sabay nilang binasag ang jar, sabay-sabay silang sumigaw ng a sword for the Lord and for Gideon. So yung mga kaaway nila, wala na, nataranta na sila, naalarma na sila, ang akala nila, madami yung mga kalaban nila. So they fight each other. Sila-sila nang nag-aaway and the others run away. Tumakbo yung mga iba pero hinabol sila at pinatay. Amen? So God's plan for Gideon and to his people was defeated Midians just only for trumpets in jars. Dayjay ti plano ni Apo Diyos. Kat no apay nga saan nga pinalubusan ni Apo Diyos nga dayjay 32,000 ti sumango iti Midians kuna ti Apo agsipod tano si isuda ti mangabak kat baka sanda nga bigbigan nga shock ti nang pangabak kadakwada. Isumakas dayjay ti proseso ngay naramid ni Apo Diyos
Diyos, na pinalubusan na lang just only 300 and just only trumpet in jars. Ngam babaan itibilog ni Apo Diyos na nga bakda agsipot ka ni Apo Diyos. Isuti ng ter, iti panangabak kadakwada. At kung hindi sinunod ni Gideon ang plano at instructions ng Diyos, they missed the best in their lives. At hindi nila matatamasa ang tagumpay. Kaya mga kapatid, kapag matuto tayong magtiwala at magpasakop sa plano ng Diyos, higit pa ang kaya niyang gawin kaysa sa inaasahan at ipinapanalangin natin. Amen? Higit pa ang kayang gawin ng Diyos sa iyo, sa akin at sa ating lahat kung matuto tayong magpasakop sa plano ng Diyos sa ating mga buhay, kung matuto tayong magtiwala sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. His ways, His will, His plan is the best plan in our lives. Amen. Isuday tati plano ni Apo Diyos. At bilang isang mananampalataya na gustong maranasan ang plano ng Diyos, meron pong mga requirements na dapat po nating gawin at dapat pong nasa atin. Number one is surrender. Gideon learned the power of surrender. When God allowed only 300 people to be within Him, hindi siya nagreklamo. Diba, wala tayong mabasa nga nagreklamo ni Gideon. Apingin nagbasit kat nagaduti kalaban mi. Diba, wala siyang ganun. Kundi natuto siyang nag-surrender. Isinuko niya ang kanyang buhay na kung ano ang plano ng Diyos, doon siya. Amen? Kaya hindi siya nagreklamo sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Because it's not about Gideon's and his army's battle, but it's all about God. Amen? Hindi yun ang kasi hindi si Gideon at kanyang mga sundalo ang may-ari ng battle na yan, kundi ang Panginoong Diyos. Kaya kung ano man ang planong meron tayo, isuko natin sa Panginoong Diyos dahil ang pagsuko ay nagpapatunay that we love God, that we trust Him. Amen? Kung ano man ang plano mo sa buhay mo, kung ano man ang plano ko sa buhay ko, matuto nating isurrender sa ating Panginoong Diyos. Dahil ulitin ko, ang pagsuko ay nagpapatunay that we love God and we trust Him. Amen? Amen. So pangalawa, faith. 300 na tao divided into 3 groups at pinalibutan nila ang malaking kampo, pero lahat ng tiwala at pananampalataya ay ibinigay nila sa Panginoong Diyos. Marahil nga hindi nga pinalibutan na yung kampo with 300 people lang at mabalin nga at dati nervyos da ngam dito nga makita nga nasursuro da ngayon suko da jay panagtalag da ken pamati da ken ni Apo Diyos. Isu nga ti Apo inted na itibalig. Mga kapatid, ang tanging hinihingi ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay ang pagkatiwalaan natin siya. And those who trust God, they don't put to shame. Amen. Isu dahi tati daudawatin ni Apo Diyos kanya tayo. Nga agtalag tayo kumaken kuana, agtalag tayo kumaiti kina Dios na, agtalag tayo kumaiti kina bilog na, agtalag tayo kumati kina ngato na, agtalag tayo kumaiti pan na kabalin na, nga awan tinyaman nga banag, nga saan na nga mabalin nga aramidan, iti biyag tayo kakamsat. Kat masursuro tayo kuma, matuto tayong sumuko, magtiwala at may pananampalataya sa plano ng Diyos. At dito natin makita at maranasan ang magandang bunga nito. Amen? No, masursuro tayo, tiagtalag kini Apo Diyos, kinagsurrender kini Apo Diyos, makita tayo, maranasan tayo, unong experience tayo, tibunga da ito'y kakabsat. Number one, God's enemies are defeated.
Nga babaan ti panagtalag pamati, maabak iti kabusor tayo kakabsat. Number two, God's people are victorious. Sa katunayan, ito talaga ang orihinal na plano ng Diyos sa bawat isa. That we can able to walk with Him and experience victory in our life. Dahil ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay defeated. Ang kanyang gusto ay we are always victorious. Number three, God's glorify is for God alone. Gapo iti baligid tayo, iti naldawaldaw, iti biyag tayo. Awan ti sabali nga maidayaw, awan ti sabali nga maitanog, no saan daeng nga ni Apo Diyos. Alam ni Gideon kung bakit sila nagtagumpay ay dahil sa Panginoong Diyos. Kaya lahat ng papuri ay ibinigay nila sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang plano ba natin ay naka-align sa Panginoon? Tibya ay tiplano tayo ba? Ket plano matlang ni Apo Diyos itibiyag tayo. God's plan for us is to be with Him in paradise forever. So turn away our plan and embrace the plan of God. Amen? Embrace the plan of God. Dahil wala tayong kahit anong may pagmamalaki sa Kanya, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo katalino, because everything that is in us is comes from God. Amen? I mean, dakada tayo, kahit nagapukin ni Apo Diyos. And another thing is, God's plan for us is to serve Him wholeheartedly with sincerity and serve Him faithfully in good times and in bad times. At sana hindi sapat na rason ang di magandang sitwasyon para hindi tayo maglingkod sa Kanya ng tapat. Amen? Amen. So in bad times, in good times, serve God with all our heart. But whatever situation we are facing, serve Him always dahil yan ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Plano ng Diyos na magtagumpay tayo sa lahat ng ating mga laban sa mundong ito, as we know that we are facing so many battles in this world. Amin nga bagi tayo, kalablaban tayo kakabsat. Ngayon tibaligi, itod ni Apo Diyos. No, masursuro tayo nga isuko, tibiyag tayo. Masursuro tayo nga isurrender. Masursuro tayo nga agpasakop. Masursuro tayo nga isubmit amin kini Apo Diyos. Dagiti plano tayo iti daytoy nga biyag madaydayaw iti Apo. Dayta ti sao ni Apo Diyos iti daytoy nga gundaway. Pacheck nga dagiti na adalyo kat daw akat mapantayong nga iti Holy Communion.